In this era of innovation, change is inevitable. Redefining technology, bringing outstanding cooling performance, creating unique style of innovative products. Originality of service to build trust in the infinite possibilities of cooling future. TOSO. TOSO Philippines emphasize their commitment to air innovation. Aiming to contribute to the progress and development of society, highlighting expertise in the air conditioning solutions. TOSO promised to serve the best comfortable and complete air solutions with advanced technologies and services that's suitable to every Filipino needs from home to business. Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talintiman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends. Welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here. And I think it should be a really interesting and fun topic. But there are things you want to learn. So I wanna take it from there and then I listen to them. Meron sila mga mitiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Sa akin po, sa mga kabataan, ano, use competence, no, as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga, tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Atty. Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sinu sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life to change, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Hello, everyone. Welcome. As the COVID pandemic shook the whole world, it forever changed our lives and the way we did things. All of us suddenly transacted online and e-commerce accelerated 1,500% in the Philippines. Good morning, good afternoon, good evening to all of you in whatever part of the world you are in right now. I'm happy to welcome you back again to Bridges. I'm your host, Maria Luisa Jimenez Antenor, or Marisa for short. I'm from Batch 87 of BS Economics College of Commerce. To all first-time viewers of Bridges, Bridges is the University of the Santo Tomas Alumni Association virtual talk show that showcases and provides notable Tomasians alumni an opportunity to share their expertise and experience on various topics for lifelong learning. Today's episode is brought to you by the UST College of Commerce Alumni Foundation, Inc. and is sponsored by TOSO Philippines Corporation. Ang akin pong co-host for today ay isang Tomasina na galing sa Batch 86, so 1 year ahead.
I'm humbled and honored to introduce our co-host for this afternoon. So si Dr. Joyce Dairiet from Batch 86 of Business Administration, also from the College of Commerce. Hello, Joyce! Hi, Marisa! I'm so happy not to be here in Bridges. At isa po ang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga tagapanood. Nakakatuwa at mayroon palang ganitong programa, no, ang UST Alumni Association. And this kind of platform helps kids keep Comasians, no, connected, and the opportunity to share with others giftedness which they can learn from, right? Kasi our talents or giftedness is meant to be shared, diba? Para matulungan ang iba. Kaya nagiging bridge tayo. Okay? Yes. So, before we continue, no, let us ask our audience to please remember to like and share our show and subscribe to our UST Comasian Alumni Community YouTube channel and follow our Facebook page. Ito po ay isang pagsuporta sa ating programa. Maraming salamat po. Marisa? Yes, great! Alam mo, Joyce, ang guest natin for this afternoon ay classmate po. At noon pa man, leader na siya talaga kasi siya yung aming class president nung fourth year kami. That's why I'm so happy and honored to interview her and introduce her to all of you. Shout out nga pala sa mga classmates namin dyan, nanonood ngayon sa EcoMid Batch 87. Jolene, Irma, Maricel, Ana, Weng, at lahat-lahat kayo. Yuhu! Shout out! Alam nyo na kung sino kayo, ha? Sa mga hindi ko nabanggit, no bashing, just for fun. Okay? So, alam mo, Joyce, medyo busy si guest speaker natin ngayon, ano? Medyo na, kasi na isasalang siya sa Senate. So, bago natin siya i-introduce habang iniintay pa natin siya, Yes, dito na si Asek Chin. Nakikita ko na siya. Andiyan na. Okay, hindi ano. I-introduce ko muna, ha? Okay, go. Ano ako doon. So, okay, our resource speaker for this afternoon is the e-commerce lead of DTI, appointed in 2018 as Assistant Secretary for Digital Philippines. Her current portfolio in the Department of Trade and Industry includes managing the e-commerce team, supply chain and logistics management division, and the DTI's BNRS, or Business Name Registration System. Last 2021, she became a Lee Kuan Yew Fellow sa Singapore. But most importantly, in 2022, she received two significant awards from our alma mater. Yung una, the Commerce Outstanding Alumni 2022 from the Commerce by the College of Commerce Alumni Foundation in the field of government service as a graduate of the UST College of Commerce and Business Administration. And the second one is one of the most distinguished Comasian alumni conferred by the UST Alumni Association and nominated by PMTCAT Alumni Association. So, without further ado, let's welcome to Bridges our guest and my classmate, Asek Mary Jean Pacheco. Yay! thank you. Thank you so much, Luisa. Marisa na pala siya ngayon. And Joyce, nice meeting you on air. Thank you sa aking mga ka-alumni ng College of Commerce. Hello po. Sorry, Joyce. Alam mo, Asik Jean, kinabahan ako ng konti doon, ha? Kanina pa ako, pero naka-off lang yung, Anyway, hello, Asik Jean! I'm so glad to be
with you kasi nga it's an honor, no, having a Tomasino sa DTI. No? I'm very proud today having this conversation with you up close and personal, kahit online siya, no? So I'm very excited, no? And gusto ko lang malaman, no? When was the last time you visited our alma mater and of course our beloved College of Commerce? Ay nako, talagang napaka emote ko nung nagpunta ako kasi yun yung inawardan, yung I received an award in September and November, yung nabanggit kanina ni Luisa about the award that I received as one of the distinguished alumni na distinguished Tomasian alumni, isa akong dita, at saka yung award ng COCAFA, yung ating College of Commerce, I was also nominated as outstanding alumni. So, nagpunta ako dyan, ang awarding dun sa Metabi ng Pinoval, na nung college tayo ay tandang-tanda ko ay PE yun, parang PE, gym, yeah, na ngayon ay isang malaking building na siya. So, talagang malaking building, ang ganda nung nung rooms and ano. Uh-huh. So, big improvements since the last time I went to UST. Wow. Magkasama tayo noon nung thank you anniversary. Nakiram. Thank last you. Time. Oh, ano yung coral? Yung coral. Coral. Diba, no? Na malalaman nila kung gaano katanda na tayo. Anyway. So, bagong main interview natin, Jean, konting kwentuhan lang muna, ha? So, yung tipong reminiscing the past ba? Sabihin mo naman sa amin, ano yung mga tumatak sa memory mo nung nasa UST pa tayo? Siyempre, ang makabagbag damdaming Dunkin Donut. Sa akin, yan sa akin yan. Kasi pag wala akong pera, siyempre nag-shoutout ako sa mga barkada ko. May barkada rin ako. Nancy, si yeah. Anna, si Weng, si Lena, si Edna. So, alam mo, pag walang pera, diyan kami sa Dunkin Donut. Tapos, pag kami pera-pera ng konti, sa Janet's. Tapos, kung may pera-pera, lalo na sa Goldilocks. So, yung Goldilocks, yung fresh lumpia. Yan ang ube, right? Masarap yung ube ron. Actually, sabi ko nga, ang ko dyan, si masayang-masaya na tayo pag Gold. Nandun pa ba sila? Nandun pa ba? Hindi ko na napansin. Nandun pa ba? Ang Goldilocks? Oo. Oo. So, nakakarelate akin. Joyce, ikaw na man. I-share mo naman sa amin kung ano yung mga fond memories mo sa UST. Ako, I don't know if this is fun or not, no? Kasi, alam nyo, from first year to fourth year, AM session ako. So, alam mo naman, kapag konting ulan, di ba, ang announcement ng suspension of classes. Yes. Kaya lang, nandun na kami sa school. Kasi 7 o'clock ay, pa. Ay, oo nga. Kami, tapos na ang lahat. At dun pa lang sila magkakancel ng classes. So, kasi nga AM session. So, pauwi pa lang kami. Hindi na sila pumapasok. So, yun ang naiisip ko usually, no? So, dahil lagi ngang, maaga kaming pumapasok, AM session. So, ang nangyayari is, umuwi na kami kaagad. No? Wala kaming ganyan sa mid. Oo nga. Oo, sa mid. Kami, sakto lang. Alam mo na, sakto kami sa mid. Okay. Kapag suspension of classes. Okay, so ngayon, I'm very glad, no, na I am the co-host of Marisa, no, and when they invited me, well, sige, I like to be a host, no, especially if I'm going to interview Asek G, no, excited akong malaman about things about DTI, no. Right now, actually, empty nester na kami, no, ng aking husband, and he is also an alumni of UST. Oh, and anong batch? Actually batch 86 pero architecture siya. Whoa. Architecture siya. So he's an architect profession, no? So actually homemaker ako pero sinasabi ko nga I'm homemaker pero on the side I'm an adjunct lecturer, no, in 4 universities and 1 local college. Sa Angeles City, sa Cebu City, Lawag City and Valenzuela City. Well, yan ay dahil sa pandemic kaya because of the online, no?
nakakapag-online classes ako and I'm all over. So I handle grad school and undergrad courses sa business administration. And I'm also active sa mga research organization. So yun ang ganap sa aking buhay. Pero sinasabi ko nga, sabi ni Marissa, siya homemaker, no? Housewife. Pero ako, homemaker tayo pareho. Sideline na lang yon because we are empty nesters na kami yon. Okay, so yun ang aking mga ginagawa and I'm so proud, no? Nako, Doc Joyce, grabe. Second doctorate degree lang naman. Diba? Alam mo wala. Crossing my fingers, so, I think. Gusto mo mag-shout out sa yung batchmates. Oh, yeah, sorry. Hello to my batchmates, batch 86, no? Yung mga core group dyan, sina Karen, sina Jacob, sina Este, yan yung lagi kong mga nakakausap online. Yan, okay. Oo, so ang galing! So ito, last, isang follow-up question lang kay Jean. Very briefly lang, ah, kasi hanggang alas 6 lang tayo, wag mo lang. So, Jean, paano ka naman at kailan ka nagsimula sa Department of Trade and Industry? So, my first venture in DTI is when I became the Division Chief of SITEM, no, as Corporate Planning, 1999 yon. Doon ako pumasok sa, kasi si SITEM is an attached agency of the DTI. Tapos lumipat ako kay Mother Unit, which is the DTI, in 2002. So yon, 2002 up to 2017, I was the Planning Director of the Department of Trade. Ah, ang galing! Okay, so government service pala ang vocation mo, no? Because after graduation until now, no? So, you know what? It's really nice, no? To talk about our college life and the past. It brings back good memories. Tama ba, Asik Jean? Memories. Of course. Pero, yes, but let's move forward, no? To the reason why we are here. And we want to know more about this madali, no? Basta DTI madali. Marissa? Oh, nga, Joyce. Napaka-timely at interesting ang usapan ito. Basta e-commerce, madali. So, yan ang banner natin, no? So, you know, Jean, my understanding of e-commerce is kind of limited only to Lazada, TikTok, Shopee. So, for our better information and appreciation, paki-explain mo naman sa amin what e-commerce is really all about and tell us some of the common misconceptions people have about e-commerce. So yan, magandang tanong. So correct, no? Kasi even ako, talagang when I started, so ibibigyan ko ng special mention yung aming Secretary of Trade before na si Secretary Ramon Lopez, kasi diba I told you I was planning director, tapos sabi niya, lumipat ka, pumunta ka sa operations, tapos pinahandle niya sa akin, isa sa mga direct reports ko, itong e-commerce. So, like you, ang e-commerce ko, wala akong masyadong alam sa e-commerce kasi hindi lang, mga Gen X tayo, so takot tayo, no? Ako takot ako mag-share ng information, ayokong gamitin yung credit card ko online, di ba? Yan, so hindi. Pero nung inassign ako sa e-commerce, eh syempre napilitan ako, di ba? Kailangan araling ko to yan, so natuto akong bumili sa Lazada, sa Facebook, sa Shopee, lahat yan, sinubukan ko na. So ang tanong, ano ba yung e-commerce? So I can go into the technical details of it kasi iba-ibang definition. So merong definition ang WTO, may definition ang UNCTAD, ang OECD, may mga maraming definition, mga international organizations. Pero you know what? May pati PSA meron. Pero you know what? That is the simplest definition. If you buy or sell online via the internet or electronically, e-commerce yan. Ganyan yan siya kasimple. Whoa. If you buy online or via the internet or electronically, ano yan, e-commerce. So, etong tanong. Ito ang magandang simple explanation. Yung pong e-commerce, marami po siyang members sa kanyang ecosystem. So, di ba, kumbaga sa brick and mortar, punta tayo, meron tayong buyer, meron tayong seller.
So yung consumer, bumibili siya sa seller. Ganon din po sa e-commerce. Pero sa e-commerce, ang bago ho dito kasi online, may platform. Kasi kailangan i-connect yung online, yung seller at saka yung buyer. So yung platform, ang tawag po dyan, digital platform, and sample po ng digital platform, marketplaces. Ang marketplaces po yan, si Lazada, si Shopee, si Zarora, si Amazon, si eBay. Yan po, no? Yan po ang mga platforms na nagdidikit. Ang gagawin po ninyo pag kayo ay bumili, 'di ba? Meron kayong nagustuhan, magbabayad kayo. Mm. So, digital payments platform din 'yan. Paano? Nag-GCash kayo, nagpe-pay Maya, nagmamaya, o kaya nagfa-fund transfer kayo from one bank to another. Kung kayo ay bumibili sa Shopee, may Shopee Pay, may wallet kayo. Kung kayo sa Grab, may Grab Pay din, 'di ba? So, ganyan. So, bayad kayo, digital payments. Nagbayad kayo, i-deliver na. I-deliver na. So, logistics naman ho yun. Last mile, lalo na. Ano po yun? Lala Move, Grab, di ba? Food Panda, yan, nagde-deliver po yan sa atin. So, yung buong ecosystem na yan, whether from consumer to you know, online consumer to online buyer, the digital payments, the platform, the delivery, the telcos. Wala ho tayong internet, walang telcos, di ba? Meron ho tayong mga enablers, no? Nandiyan po yung ating like si Google, di ba? Lahat po niyan ay part ng ecosystem. Siyempre, kasama po ng platform si Facebook kasi marami nagbebenta sa Facebook, marami nagbebenta sa TikTok. Yan, mga plataforma po yan. So, lahat ng yan po ay tinatawag natin kasama sa e-commerce. Very interesting, and it's really well explained, no, na kung ano talaga yung e-commerce, na nasabi pa rin niya about maintindihan mo talaga, no, about what the definition of e-commerce is. Basta bumili ka sa online and yung iba't ibang mga sinasabi ni Asik China, yun na lahat. Ay, may singit na ako, Miss Joyce, para mga terms, no, para familiar din yung mga tao. So, kasi meron sa Philippine National Standard, dinidistinguish natin. Yung mga Lazada, Shopee, mga ano yan, Facebook, mga marketplace yan. Ang tawag dyan, marketplace. Halimbawa, ikaw si SM, si SNR, yung si IKEA, yan. Mga tawag dyan, e-retailer. Meaning to say, meron kang brick and mortar, tsaka dumidiretso kami sa sarili kang website na doon bumibili sa website mo. Ang tawag doon, e-retailer. Yung mga merchant na nagbebenta sa loob ng platform, si Shop, 'di ba? Kung may merchant ka, nagbumibili na doon siya sa loob ng Lazada, ng Shopee, ng Facebook. Ang tawag diyan, online merchants. So all of those are all online businesses. Yes. Tapos yung brick and mortar, baka yung iba nating nakikinig dyan, those are the physical stores. Yes, ma'am. Correct. Yeah. No? So, sinasabi natin, kailangan pivot o kaya brick and mortar and then complemented or supplemented by your online presence. Hey, no? Very interesting. Ngayon, gusto ko na magtanong, di ba? So, during the pandemic, parang 'di ba doon nag-surge, no? More people, no, were into e-commerce because of the pandemic. Ayaw nilang lumabas, no? And parang sinasabi ng iba, this pushed or parang nag-start, no? Or yung pag-buy ng lahat ng mga tao. Yes, no, yung parang ganun, yung nag-accelerate, 'di ba? And Asik Jean, can you tell us what is the role of the government, particularly, no, DTI, in developing and promoting e-commerce in the Philippines? Yeah. In 2020, kasi nga yung nagkaroon kami ng tinatawag na e-commerce roadmap. So, yung e-commerce roadmap 2020-2022, simple lang yung tagline. Ang tagline namin, basta e-commerce, madali. Ano ba yung mga Pilipino, pag sabi nating madali, in English, it's fast, it's easy, it's convenient, no? And that's what e-commerce is, di ba? Napakadali, di ba? Kasi hindi ka na kailangan magpunta at magmaneho, maghanap ng parking at pumila para mag-order, di ba? I mean, mag-order ka na lang online, darating na sa'yo, delivered, di ba? Yun, sobrang dali. Tapos, kunyari, ikaw mamimili ka ng marami mong, you know, may choices ka,
hindi ka na kailangan magkaroon ng pulikat sa kalalakad sa mall. Kasi magtingin-tingin ka na lang sa mga sites mo, ang dami mo pa magko-compare-compare ka ng prices. Ganun siya kadali. So, basta e-commerce, madali. Pero syempre kaming government, meron kaming ibig sabihin sa madali. At yung madali na yon, lagi kong sinasabi nga na, this is our focus. Madali. Market access, digitalization, and logistics integration. So, ano ba yung market access? Gusto natin tulungan yung mga micro, small, medium enterprises natin mag-pivot from offline to online. Whether domestic or cross-border, gusto natin dumami yung benta nila. Right? So, yan ang market access. Yeah. Ano man yung digitalization? Remember, it's not digitization. Kasi digitization, pang analog to digital. Hindi. Digitalization, it's a complete change in processes. Digitalization ng businesses mo. Digitalization ng human capital. Ito yung mga nagtatrabaho natin. Kasi alam mo, DTA is about jobs. No? So, kailangan nagpo-provide tayo ng jobs. At yung mga human capital natin, they have the right skills, di ba? And then finally, digitalization of government. Ang sabi ng mga private sector, gusto nyo i-promote yung e-commerce. Kami, automated kami, pero kayong government, hindi man kayo automated, ang hirap-hirap mag-apply ng permit. So, kailangan si government, ay kailangan automated din. So, market access, digitalization. Ano yung huli? Logistics integration. Dito kasi sa logistics, remember that in e-commerce, it will be really delivered to you, di ba? Yan ang maganda, di ba? Na-deliver mo, yun nga, yung mga real on-time, di ba? So, gusto mo mabilis, mura, at saka yung quality niya ay depende dun sa binili mo. Ayaw mo na bumili ka ng cake at pagdating mo, sira-sira na yung cake mo, 'di ba? Dahil hindi tama yung delivery, yes. 'Di ba? So, yeah. So ang yan, so ang kailangan maganda yung logistics natin, and we are able to provide it with cheaper reasonable prices at the time that we want it in a quality that we expect. So, madali, market access, digitalization and logistics integration. So, pag tinanong mo yung government, merong 22 action agenda. Pag tiningnan nyo yun, sasabihin mo, kunyari, mag-graded recitation ako sa inyo ngayon. Sasabihin ko na lahat ng 22, meron tayong ginawa doon. Wow! Grabe! Madali na! Pero, madali, you know what, Marisa and Asep Chi, na-experience ko yung madali na yan, no? Because during the pandemic, sabi ko nga, I was just home, no? Hindi ako lumalabas. I tried baking. Nagbe-bake ako ng braso de Mercedes. Yung ibang mga kabatch natin dito sa batch 86, natikman na nila yon. You know what? I was only selling it to my friends and to my neighbors. Of course, I posted on Facebook. O, yun nga, no? Marketplace, no? And, somebody from DTI here in Pampanga, nor in they sent me a message. They were inviting me to attend or to register and to know more about this e-commerce program na madali, no? Would you believe? Na experience ko yan. Kaya sinasabi ko na yung sa DTI talaga, they are really talagang hands-on, no? Kasi na experience ko personally na they asked me, ano ba yung anyare, needs ko? Anyare. Ay, hindi na ako nagbenta. Actually, natakot I still bake on the side. Not really, kasi it's not really my profession. It was just a hobby, no, during the pandemic. Baka pero may binanggit din si Asek Jean about human capital. Concern ako doon. Kasi, yes. Noon, minsan sinasabi nila, if you go into digitalization, yung mga companies nag-go into mga robots, 'di ba? They use robots. So parang affected ang ating labor. Pero ang sinasabi nila is you just have to upskill, no? So, what can you say about that, Asek Chi? Yeah. So, Joy, salamat, ha. Sana nakikinig yung mga taga-Region 3 namin. So, thank you. And thank you for that special shout-out. Salamat. So, I know this is your wheelhouse. Kasi, academe, di ba, yung sabi ko nga, you're into work-life balance nga, no? And employee engagement. And I heard that from you. So, ganito siya. Natatawa, di ba, sabi ko nga, meron tayong digitalization na strategy, digitalization of human capital. Meron kaming project
no? Kasi ang project namin, ang tawag namin doon, PET project, Pivot mm-hmm. Embrace Technology. Because when, di ba, remember I was telling you about the ecosystem, di ba? Yes. The marketplace, the digital payments, logistics, the telcos, mga malalaking company sila. Kailangan nila mag-hire ng tao. Kasi remember, at that time, lalo na nung pandemic, Shopee, ang dami nag-order. So, ang dami nilang kailangang tao. So, they were really looking for talagang mga marketing executives and all that. So, sobrang, nung tinanong namin sa kanila, ano ba ang kailangan ninyong skills? Diba? So, nagsabi sila, alam mo, doon ko talaga nabigla ako na pare-pare, doon ko nakilala yung mga Java Python. So, ang dami na, oo, ang kinakailangan nila, mga Java Python. Tapos, marami din yung digital marketing, social media marketing. Ang daming, ano niyan, ang daming need for that. So, ang nangyari, we decided to come up with a program to be responsive. You know, in that program, there were I think there were about 11,000 I think who were interested, pero we had no funds for it masyado, so parang we only could afford parang in two sessions mga 2,000. Pero ito yung mas matindi, the afternoon si Google helped us. Meron si Google na ganyan din na parang scholarship, no, for digital skills. Do you know how many applied? 97,000 expressed interest. That was during the pandemic. This was actually in 2021. Recently na, yes, 2022 no. So ito na no, recent na rin, no. But anong, what does it tell you, no? It tells us na people are really interested in upskilling, kasi alam nila na may ano doon eh, na may opportunity doon. And ano ba yung mga, in the case of Google, it's data analytics, diba? It's digital marketing, UX, user experience, and sobrang patok, no? And kaya natutuwa ako na si DTI, we are into that. Why? Because we always say, we need to be responsive na what the industry needs is what our educational system should provide, diba? So nice, ayan, meron kami yung nice partnership or ongoing na ngayon na sana matuloy na rin yung ma-escalate yung kay DepEd and all that. But that's what we're doing, government, no? We are really looking into that kasi kailangan talaga tayo mag-upskill. I see. And ano, napansin ko, mamaya, ang UST, meron tayong gano'n, no? Kasi mamaya, mag-advertise ako. There is an upcoming, no? AAIG, and that is ano, parang the ano, para siyang, it's a conference, no, or a convention, a multi-sectoral summit. Dito siguro titingnan nila yung ano ba yung needs, no, ng industry vis-a-vis ng academe, no. So yes, I know a lot of schools are doing this, and and I think there is this AAIG coming up. Okay, so Marisa, you want to ano, about that one? Yeah. Mamaya, later on, we will be telling them about, we will be inviting them about that, no? Uh-huh. Upcoming nating mga events sa USP. Uh-huh. Oo. So, may follow-up question na naman ako. Okay? So, hindi, napaka-interesting talaga. Ang ganda nung mga, ang dami kong natutunan sa sinabi ni Jeannie. So, can you explain to us? Alam ko ngayon nasa very busy ka, nasa Senado ka kasi tapos na minomonitor ko, tapos na yata sila na suspend na yung session. Buti naman. So with what you have explained so far, no, I'm now interested to know about the bill being deliberated upon by the Senate, no? Pakikwento mo naman sa amin yung tungkol dun sa epekto nitong bill na ito sa mga negosyanteng katulad ko at sa mga simpleng mamamayang Pilipino. Ayan. So thank you kasi nabanggit nyo na nga kasi nung nag-usap tayo kahapon, sabi ko, I will immediately after this, I will go to the Senate. But I understand from my team na tapos na, no, minomonitor ko yung Internet Transactions Act, no. Ang sponsor nito ay si Senator Mark Villar, and it is now undergoing the period of amendments. Ano ba itong Internet Transactions Act?
napakaganda po nitong batas na to kasi kailangan natin siya at napapanahon. This is a measure that seeks to protect merchants and consumers, no, in order for us to increase, no, to make e-commerce more robust, no. So ang gusto ho talaga natin to build trust in e-commerce kasi maraming pa rin tayong mga kapatid, kamag-anak, kaibigan na hindi sila din nag-e-commerce kasi takot. Diba? So, ang sinasabi natin, huwag kayong matakot kasi talagang itong batas na to nagpo-provide ng mga mechanisms para pangalagaan natin yung mga, ma-protect natin ang consumer rights natin. So, this particular law, syempre may particular influence sa amin because magkakaroon ng e-commerce bureau. Alam nyo, I handle a small unit of it's a division composed of 11 people. Pero napakadami hong, ang dami-daming work that entails dito sa e-commerce. So we would really support the organization of a bigger bureau to focus, no, on this particular sector. Tapos ang next nito, itong batas ay nagpo-provide ng mga powers kay Department of Trade kasi alam nyo, sa totoo lang, mahirap din po sa amin yung maghabol ng mga bad yung mga abuso o mga scammers o mga yan kasi una kailangan namin ng powers, no. So ang maganda talaga dito, it provides the DTI certain powers. Tapos it is also very clear in the law na kung ikaw ay magbebenta, kailangan i-provide mo yung details mo, yung pangalan ng negosyo mo, yung contact address mo, sino ka na nagbebenta. Kasi kapag ka merong nangyari at may nagreklamo, dapat alam natin kung sino natin nung hahabulin. Can you imagine if you put yourself in our shoes na maraming magrereklamo, tapos biglang nawala? Yes. Wala, hindi mo sila kilala. Tapos, 'di ba, napakadali mag-open ng account sa mga social media, right? O biglang nagloko ka. Biglang nawala. O di na, marami na siyang naloko, 'di ba? Ang gusto natin talagang meron tayong mekanismo na talagang sinasabi natin sa mga platforms natin na siguraduhin natin, kilala natin yung mga nagbebenta sa ating mga platform. So, marami pa, no, the provisions nga, as I said, are very consumer protection centric po siya. Pero hindi pa rin niya kinakalimutan naman yung merchant, no? Pati yung merchant, kasi gusto natin si merchant ay talagang matulungan din natin, no? So maglalagay tayo ng mga trust marks, magkakaroon tayo ng business registry, online business registry, para pag legit ka dito ka sa online business registry. So yun, we hope, no, that the bill will be soon passed into law. Today it is in the period of amendments. This is good news. I think it will continuation tomorrow. That means to say the measure is moving. So sana ma-approve na at maging batas. As a Jean, you mentioned about trusts, no? You mentioned about trusts. Yes. Ngayon ang itatanong ko, can you give us tips for merchants and consumers? Kasi you made mention about trust. Baka naman pwede mo kaming bigyan ng mga tips. Ang ganda niyan. Yes. Sige. Magpunta muna tayo sa merchants. Merchants. Kasi parehong entrepreneur ang kausap ko ngayon. Makikinig talaga kami. So sa mga merchants dyan, yung iba kasi, hindi pa sila offline lang. Yung hindi pa sila nag-online. Wag ho kayong encourage namin kayo na mag-online kasi napakalaking opportunity. Pero ang sinasabi namin sa DTI, piliin ninyo, no, bibigay namin sa inyo yung options, no, and then mamimili kayo kung saan kayo gusto. So for example, the lowest barrier to entry are social media platforms. Ano ho ibig sabihin nun? Libre, walang bayad, magsiset up ka lang ng account. Punta ka sa Facebook, punta ka sa Instagram, punta ka sa TikTok. Diba? Walang bayad ho yan. Magset up lang kayo ng account. Oo, tapos picture ka. Yeah. Diba? May Vibe, pati nga Viber, meron na rin. Twitter. X. Ganun, no? So, madali, walang bayad. Sige, pwede po yan, no? Siyempre, may
pros and cons, no? Kasi ang ano natin is pag ikaw ngayon, pwede kang magbigay ng chance, pumunta ka sa isang platform. Ha, diba? Ano po naman yung platform? Ang pinaka-favorite natin na lagi natin is the market leader Lazada, Shopee, Zalora, yan mga kilala-kilala natin, 'di ba? Pagka dito kayo, alam nyo ba na if I remember correctly, parang Shopee yata 70 million visitors a month, 50 million visitors a month for Lazada. Ganun kadami. So isipin mo kung ikaw ay isang SME, pupunta ka lang dun sa onboard ka. 'Di ba ang dami na mong opportunity? Makakakita sa iyo. 'Di ba? 'Di ba? 'Yon. So yun yung ano natin. So meron pang iba, may iba pang model. Yung ano, dati nag-try ako dati yung sa Google kasi merong Google My Business eh. Yung, so 'di ba alam natin na si Google? Yes. Yeah. Si Google kasi merong search facility, 'di ba? Gino-Google mo search, 'di ba? Pag ilagay mo Google. Ganun 'yon eh. Kaya naman by webs, by map. 'Di ba search mo sa map 'yan. So, yes. Kaya. Meron pang iba, merong mga iba pang platforma. Kunyari, gusto mo ng sarili mong store. Kunyari, let's say Marisa's Bake Shop. Marisa's Bake Shop. Si Marisa's Bake Shop, ang kailangan mo lang gawin, maglalagay ka ng Marisa's Bake Shop. Marisa's Bake Shop. Oo. Tutulungan ka nung platform. Okay. Tutulungan ka nung platform na gumawa ng sarili mong website. Walang bayan. Yun nga lang, yung may commission base na yun. But these are all models that our online our merchants can do kung gusto mo mag-online. Ayan ha, ganyan yan. Oh, sige. Yung sinabi mong yan, kailangan ba ako munang mag-register sa DTI? So ganito siya. So meron yung, I'm talking of mga platforms like Multistore, Enstock, Prospina, 'di ba? Yung mga 'yan na magtutulungan kanila na gumawa ng web store mo. Meron silang mga hinihingi sa iyo na mga requirements. Hindi talaga pwedeng parang fly by night lang. So inaalagaan syempre no, dapat talaga. So meron silang mga rules in there, you know. So ang maganda kasi nito, tuturuan kanilang gumawa ng sarili mong store, 'di ba? Yon. Tapos din ang pangalan mo, marisasbakeshop.com. Oh, 'di ba? Yon. So that's one tip. Marami kayong available. Depende yung gusto kung saan. Depende sa kaya nyo. Okay. Number two, ito yung sinasabi natin na kailangan pag tayo ay meron ng store, alam nyo daw ang online very personal, no? So, lalo na kung nagsa-social media ka. Pag social media ka, mag-invest tayo sa content creation. Siguraduhin natin yung mga pictures natin magaganda. 'Di ba? Tapos pagka nagsulat tayo, may kwento, 'di ba? 'Yon, may konting drama, 'di ba? So uh-huh. Kasi na, yung mga tao pag naeengganyo sila diyan, bumibili. 'Yon. So that's so great, yeah. Content tsaka creation, 'di ba? Bibili tsaka magre-refer. Ay, oo, 'yan. Yeah. So 'yan, yan. Let's talk about the third one kasi marami pa. So ito, tatlo lang tayo sa merchant. Yeah, next. Nasa isa lang tayo, Jean, ha. Sige, third one, merchant. Ganun pang oras. Sige, third one muna, merchant. Very interesting, ha. Tip, last tip ko. Yes. Huwag masyadong maging maramdamin. Remember, hindi ako nagsasalita na to, ha. Nakukuha ko to sa mga experts. Sa dinami-dami ng kausap namin, sila yung nagsasabi sa amin. So, nai-imbibe ko lang lahat ng mga ano nila. Nai-imbibe ko lang. So, ganito. Huwag daw masyadong sensitive. Yes. Kunyari, merong nag-bash sa produkto mo. Huwag ka nang magalit. Ang gawin mo, improve mo yung produkto mo. Makinig ka sa kanya. Kung sinabi niyang matabang, baka naman matabang. Diba? Kung sinabi niya... Siyempre ma-hurt ka, diba? Huwag ka ma-hurt. Hindi dapat ma-hurt. Huwag ka ma-hurt. Huwag ka daw sensitive. Ang gagawin mo ganito, ay ma, matabang po ba? Sige po, iniiniban na po namin yung salamat sa inyo. Ito po, tikman niyo ulit. Ay nako. If you give them a proper customer service, yung taong nag-bash sa'yo, baka yan pa ang maging friend mo at
mag-influencer pa pala yan, dumami pa yung business. Oh, kailangan yeah. pala yung 101% customer satisfaction. So wag masyadong ano, wag kang masyadong sensitive. Oo. Oo, maging ano tayo, responsive. Bawal ang pusong mamon. Bago, wag kang magpusong mamon. Basta ano pa, talagang ano, makinig ka sa iyong mga customer. Aha. Ang galing. So yan yung sa balik ka naman tayo sa consumers. Sa consumers. Consumer yeah. naman. Ah, sige, let's, lahat tayo consumer. Yeah. Lahat tayo consumer. Mm-hmm. So, ang gusto, ang lagi kong sinasabi na favorite ko, basa-basa before you buy. So, halimbawa, meron kang gustong gusto, di ba? Wow, ang mura nito. Naku, ganyan. Pok! Pindot! Pay! Add to cart. Awa ng Diyos, hindi naman pala siya. Ano? Hindi naman pala siya yung gusto mong bilin, 'di ba? Sabi ko nga ito, ako po ay taga DTI. Yeah. Ako po ay taga DTI, nabiktima pa rin ako niyan, no? So nabibiktima pa po. So, sabi ko nga ho, bumili po ako ng ano, dishwasher na lalagyan. Lalagyan po ng plato. Oh, ang ganda nito. Ang mura. Sige, ang ganda. Sige. Excited na excited po ako. Bumili po ako. Ganito pa po, sabi ko pa, uy, ano ha, nagpaano ko ng mga boys sa akin na, dito abangan nyo kasi baka hindi ko yan mabuhat, kayo na ang magbit-bit yan. Pagdating po sa akin, ito po ay plato ni Barbie Dal. Talagang, so syempre nagreklamo po ako sa DTI. Alam mo, sabi po ng DTI, Asek, tinignan mo ba yung technical specifications? Ayan. Yung mga fine prints, di ba? Yung mga fine prints na nakalagay. Tinignan mo po ba ang fine print? Ang dimension, ma'am! Ang dimension! Wala ho ang masabi dahil guilty po ako dahil murang-mura siya. Yung pala ho ay hindi talaga siya pang Barbie doll pala. So ganun ho, no? Lagi tayong titingnan po yung technical specification. Ang length, ang width, ang size, ang color, ganyan. Yan, tingnan basa, natin. Basa-basa bago before you buy. Second, ito yes. po yung lagi nating sinasabi. Subukan po ninyo na maging ano po tayo, gamitin po natin si add to cart. Oh, 'di ba lagi pong merong add to cart? Yes. Kasi parang ito po yung pwede sa atin na disiplina natin. Kasi pag minsan impulsive buying tayo, ganda, bili tayo, buy ka, pay ka agad. Pagka clinic mo yung ano, buy na, dire-diretso na. Pero kung nag-add to cart, by the time na mapunta ka sa add to cart, baka ma-realize mo, ay, ayoko na pala nito. Ay, ayoko na pala nito. Nakita buyer's mo yung mga remorse, binibili mo. Buyer's remorse. Yan. Buyer's remorse. So, you will avoid that if you add to cart. Yan. Okay. Next. Oh, last tip ko siguro yung ano. Yung siguraduhin natin na pag bumibili tayo sa trusted. No? So, ang pinakagusto ko po lagi yung padlock. No? Mm-hmm. Lalo na no, pag nagbabayad, yung titingnan yung URL, yeah. yun sa taas niya atin, di ba? Titingnan nyo yung may padlock. Oo. Uh-huh. So, mag-iingat ho tayo lalo na sa pagbabayad natin. Minsan kasi, pag nagbabayad, dahil ako, ang dami ho yan yung halimbawa, sinyali sa mga banko. Hmm. Makikita yes. ninyo na ginagaya nila, pero wrong spelling. Naku, yan po ang mag-iingat-ingat tayo. No? Minsan yung marami po yan, ayoko na mag-mention ng mga banko. Pero, di ba? Kasi ginagaya ng mga scammers. Yeah. So, hindi ho niya account, hindi ho tunay na banko yon. Ginagaya lang niya. Tapos ikaw naman, dahil, ay, ito, BPI, BDO, BPI, or what? Akala nyo, porket nilagay, pero hindi legit, naman po yung pala, yes. peke. Peke. Ingat po tayo, ingat po tayo. May padlock dun sa taas. Dun sa mismo, sa website, di ba, may www. That's right. Yeah. So, dapat, we have to be aware. Yun ang binabanggit ko last time na nag-usap kami ni Marisa. We really have to be, ano, yung tinatawag natin, buyer beware, no? Yes, kailangan mapanuri. Mapagmatyag. Yeah. And then, ano lang, no, lagi kong, ano, as a Department of Trade and Industry, we always say, tayo pong mga consumer, meron po tayong mga responsibility. So, it is our responsibility na maging mapanuri, no? Yeah. So, you know. And then, kung kayo po ay nabiktima, yeah. magsumbong po kayo sa Department of Trade and Industry, dial 1384, yun lang po, pwede kayong mag-email. Dial ano?
1384 May sasagot ba talaga dyan? Ay, oo. May sasagot talaga dyan. Kung gusto nyo, email kayo. Ayan, ha? Mag-email kayo. 1384 Doc Joyce. So, consumercare@dti.gov.ph. So, you can make your email. Your comment. Oh, kasi minsan, yung mga tao, ay, 300 pesos lang, ganyan. Ay, let's ayoko na. Kasi 300. Can you imagine if many Filipinos were victimized with that 300 pesos. 'Di ba? Ilang kawawa 300 naman, pesos 'yon? Jimmy, kawawa naman yung 11 na staff ng DTI sa 110 million Filipinos. na in fairness, in fairness, we have a consumer protection group. So yung consumer protection group ng DTI, siya yung nagre-resolve nitong mga complaints na to. So we work very closely with them. Kaya ako, no, kahit na 25 cents lang yon, hinihintay ko sa kahera. Kasi baka 1,000 yon na may 25 cents na sobra. Or 10 Tama! Totoo yan. Anyway, grabe, ang bilis ng oras. No, time went by so fast, but there was so much learning, no, enlightenment, at saka insights, no, that from our guest today. Ang dami ko pa sanang itatanong, pero sorry, no. Ako din. So, Asik Jean, what final message should you like to give our viewers today? So, thank you, ha. You're such real troopers, and I enjoy talking to you, Joyce, and to my classmate, Luisa. Yeah. So, thank you for that opportunity. And of course, no, thank you to Bridget, because of this show, thank you, Bridges. So, isa lang po masasabi ko na kami po sa government, pati po lalo-lalo na po sa DTI, we are really here to really help promote e-commerce. At ako naman po ay isang true and very proud to Tomasian. Hindi ko lang na yata nasabi na talagang ano ko from high school, college, master's degree and all that. Lahat talaga ako dila gold ano. ano talagang USD, USD ng USD ako. So I'm really very proud that we are here at Tomasian alumni is here to help in promoting e-commerce in the country. So lahat po kayo please do let us know how we can help. We are here. Tawag lang po. If you have a complaint, go to TTI. If you want more information, andito po ako. So thank you very much for this opportunity. Yes, wow, great. Maraming salamat, Jean. Buti na lang hindi ka na-attend ng Senate kasi but I have to go. I have to go. Actually, may meeting ako. Iniwan ko sila. So I have to go. Namin ano, i-hold back. So again, our sincerest gratitude for giving us your precious and valuable time and sharing with us all the information na i-share mo sa amin. So, maraming salamat and God bless you and DTI. Yes. Okay? Thank you. Bye-bye. So, Joyce, yes? Let's just have a very short recap before we go, no? Ito yung mga na-learn ko at I'm sure ikaw din, no? So, ang e-commerce ay hindi lamang Lazada at Shopee. So, it's a complete cycle which we call an ecosystem wherein maraming processes ang involved at mga players, di ba? So, yung nabanggit kanina ni Asik Jean. So, The government through DTI plays an important role in creating policies to protect both merchants and customers to boost e-commerce in the Philippines. Ang isa ko pang natutunan, basta e-commerce, madali. So yun pala yung acronym, madali, meaning market access, digitalization, logistics integration, na nag-perform part ng e-commerce ecosystem. Yan, galing, no? So, now, meron ng e-commerce bill that's being crafted in the Senate to create
more policies for the protection of both sellers and buyers, which we call Internet Transactions Act. Ito ay being sponsored or authored by Senator Mark Villar. At ang layunin nito ay mag-create ng isang bureau na makakatugon sa mga pangangailangan tungkol sa e-commerce. Yan, di ba, Joy? Thank you, Marisa. Thank you sa yung synthesis no ng ating interview no with ASEC Chief. So it was really a very engaging conversation no with our guest, and again no on behalf of the UST Alumni Association, we would like to thank our guest for joining us today, ASEC Jean. No, thank you very very much, Miss Mary Jean Pacheco, for being our guest for today's Bridges episode, no? And ASEC Jean, God bless and more power to you. More power also to DTI and God bless, no? So before we go, we have some announcements to make. The much-awaited 2023 Academe Alumni Industry and Government International Multisectoral Summit is coming soon, this September 29 and 30, with the theme AAIG Nexus. New visions, new frontiers, new strategies, and practices. Please mark your calendar and do register now. The program and registration details are now on the USTAAI Facebook page. Kaya register na po, no? Register early. Again, no, friends, Tomasinos, and everybody, before we end the show, please don't forget to like and share our show and subscribe to our UST Thomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. Also, Bridges would like to thank the UST College of Commerce Alumni Foundation Inc. for sponsoring today's Bridges. Plus, no, we have an upcoming event. No, you, everybody is invited to join the forthcoming College of Commerce Grand Alumni Homecoming, scheduled this September 30 from 4 p.m. to 10 p.m. at the Buenaventura Garcia Paredes OP Building, the Thomasian Alumni Center. So for more details, visit the UST College of Commerce Alumni Foundation Inc. Facebook page. And of course, to our sponsor, Tosol Philippines Corporation. Again, no, thank you, Marisa, for being our co-host this afternoon. And thank you, Bridges. And this is Joyce Dayrit, your co-host for today. Here at Bridges, we build bridges of people, bridges of knowledge, and new learnings. Yan! Thank you, Joy! Thank you! Ako naman, sobrang magpapasalamat sa iyo despite your busy schedule. Thank you for spending time with us. So, I invite everyone to watch our next episode, our next exciting episode on Tuesday, August 29 at the same time, 5 o'clock, with our special guest, Erlich Parchil Ocampo, our Wonder Levy Wonder in Las Vegas, Nevada, sponsored by the College of Fine Arts and Design Alumni Association, Inc. Remember, here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. This has been your host, Marisa Antenor. Enjoy the rest of your evening. Doc Joyce, God bless you all. And God bless you. Mabuhay. Bye. Bye. Huwag po muna kayong aalis. May munting pabaon po si ASEC Jean ng DTI. Please watch this. Bago na ang mundo, handa ka bang bahagi nito? Dito lahat ay konektado, lahat ay pwedeng umasenso. Maraming bagong oportunidad, potensyal na mapapalawa. Mapanegosyo o consumer, kasama ka sa biyaheng ito.
access, digitalization, and logistics integration. Sulod. Let's go! Pilipinas! Madali at ligtas, walang hassle. Madali, mabilis, sigurado. Nasa kamay mo ang lahat, basta e-commerce. Sabay-sabay ang pag-angat, basta online selling at online shopping. Lahat ng iyong hanap-hanap ay nasa'yo na sa isang iglap. Maraming bagong paraan kung trabaho ang iyong kailangan. Mundo ang iyong merkado, ipakita mo kung ano ang kaya mo. With market access, digitalization, and logistics integration. Sulod. Let's go! Pilipinas! Madali at ligtas, walang hassle. Madali, mabilis, sigurado. Nasa kamay mo ang lahat, basta e-commerce. Sabay-sabay ang pag-angat, basta e-commerce. Madali at ligtas, walang hassle. In this era of innovation, change is inevitable. Redefining technology, bringing outstanding cooling performance, creating unique style of innovative products. Originality of service to build trust in the infinite possibilities of cooling future. TOSO. TOSO Philippines emphasize their commitment to air innovation, aiming to contribute to the progress and development of society, highlighting expertise in the air conditioning solutions. TOSO promised to serve the best comfortable and complete air solutions with advanced technologies and services that's suitable to every Filipino needs, from home to business.